Ang tanong. What are the differences of preliminary investigation and inquest proceeding? When is preliminary investigation proper? When is inquest proceeding proper? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang susunod na tanong, what are the differences of preliminary investigation and inquest proceeding? James Mark, your review authority. Napaka-importanteng bagay na dapat malaman ng lahat ng kukuha ng ating pagsusulit. Ano ba ang pinagkaiba ng preliminary investigation at ng inquest proceeding? Ano ang pinagkaiba ng lakatan sa lakundan? Dahil parehas yang saging. Bakit? Yung preliminary investigation at yung inquest proceeding ay parehas na trabaho o mandato ng ating public prosecutor. Ngayon, anong pinagkaiba ng dalawa? Kailan ba proper o karapat-dapat na gumawa ng preliminary investigation? James Mark, your review authority. Una, tatandaan natin sa preliminary investigation, the person is not yet arrested. Lilinawin natin yan mamaya. Pagdating sa preliminary investigation, yung taong nirereklamo ay hindi pa arestado. Napaka-basic niyan. At dahil hindi pa arestado yung tao, malamang hindi pa yan nakakulong. The person is not yet detained. Nakuha niyo ha? Kaya ang ikatlong bagay pagdating sa preliminary investigation ay magkakaroon ngayon ng regular filing. Yan ang tawag ng mga pulis, ng mga fiscal at pati sa hukuman. Magkakaroon ng regular filing. Maghahabla ngayon, magsasampa ngayon ng kaso yung nagre-reklamo. Ang tawag doon ay regular filing. Bakit? Meron bang irregular filing? O, alamin natin. Pangapat, ang purpose ng preliminary investigation na tinalakay natin kanina is to determine if there is probable cause to file an information. Tandaan mo yung purpose, ha? Importante yan. Kasi mamaya, ibabangga natin yan pagdating sa inquest proceeding. At panglima, no warrant of arrest yet. Kasi nga, yung tao is not yet arrested. At regular filing. Para mag-conduct ng preliminary investigation ng ating taga-usig at para malaman niya, iimbestigahan niya kung merong probable cause. At kung merong probable cause, ang susunod na hakbang ay gagawa siya ng resolution at information para isampa sa ating hukuman. Pagdating naman sa hukuman, magre-request ngayon sila, ang tawag nila, they will file a motion for the issuance of warrant of arrest. Dahil nga yung tao, tingnan nyo yung number one, person is not yet arrested. Inaral natin nung nakaraan, bilang pangkalahatang alituntunin, para maging legal ang ating pag-aresto, kailangan ng warrant of arrest. Dito, wala pang warrant of arrest. Kaya nga magkakandak ng preliminary investigation para malaman kung may probable cause at magsasampa ngayon ng information sa ating hukuman para itong namang hukuman natin ay mag-i-issue ng warrant of arrest. Yan ang mga bagay na dapat nyong malaman pagdating sa preliminary investigation. Ngayon, puntahan natin ang lakatan. When is inquest proceeding proper? James Mark, your review authority. Una, person is already arrested. Kanina, tinalakay natin, sa preliminary investigation, person is not yet arrested. Dito sa inquest proceeding, person is already arrested. Na-aresto na. At dahil na-aresto na, kalinsabay nito,
yung number 2, person is already detained. Bakit? Inaral natin na ano ang twin duties ng arresting officer? The twin duties of the arresting officer are 1, to arrest, and 2, to deliver the arrested person to the nearest police station or jail without unnecessary delay. Sa madaling sabi, ang ikalawang mandato ng arresting officer ay ikulong. So dito, naaresto na at ikinulong na. Tanong, bakit nagkaganon? Bago natin sagutin yan, yung numbers 3. Summary in nature. Anong summary in nature? Tandaan natin, dun sa preliminary investigation, yung tao hindi pa arestado. Yung tao hindi pa nakakulong. Kaya ang gagawin, regular filing. Dito, hindi regular filing. Dahil arestado na at nakakulong na yung tao, magkakandak na ngayon ng inquest proceeding, which is summary in nature. Ibig sabihin, madali yan, mas mabilis kumpara dun sa regular filing. Kasi sa regular filing, paghabla ng nagrereklamo, magseset pa ng hearing, magseset pa yan ng date yung prosecutor kung binibigyan ng pagkakataon na magsumite or magsubmit ng counter affidavit sa regular filing. Dito sa summary nature, mabilisan. Alamin, bakit nakakulong to? Diba? Bakit naaresto to? Kasi yung pang-apat na bagay ay ang purpose ng inquest proceeding, which is to determine if there is valid cause for the continued detention. Kung ibabangga mo yan sa preliminary investigation, ang purpose ng preliminary investigation is to determine if there is probable cause for the purpose of filing an information. Dito sa inquest proceeding, the purpose is to determine if there is valid cause for the continued detention. Tama ba na nakakulong yung taong yan? Tanong, paano mo masasabing tama yung pagkakakulong? Babalik ka dun sa pag-aresto. Tama ba na inaresto yan kahit walang warrant of arrest? Tandaan natin, yung tatlong basic na bagay pagdating sa warrantless arrest. In flagrante delicto, hot pursuit, and prisoner's arrest. Meron pang mga ibang bagay na kahit walang warrant of arrest, pwedeng mang-aresto. Pero yung basic na bagay, yung tatlo, dapat wag nating kalilimutan. Tatalakayin ko yung iba pa sa mga susunod na panahon. At panglima, no need for warrant of arrest sa inquest proceeding. Sa preliminary investigation, warrant of arrest is not yet issued. Tama? Dito, hindi na kailangan sa inquest. Bakit? Use your common sense again. Tignan mo yung number 1. Person is already arrested. Kailangan mo pa ba ng warrant of arrest kung na-aresto na yung tao? Malamang hindi na. Again, sentido common ang kailangan natin. Person is already arrested. Paano na-aresto? Eh, wala namang warrant of arrest. Diyan papasok nga yung inaral natin na warrantless arrest. In flagrante delicto, hot pursuit, and prisoner's arrest. Nakuha natin ang pinagkaiba ng preliminary investigation sa inquest proceeding. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating justice body. Dahil lang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may-unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.